So, hello guys, welcome back sa ating pong video at welcome sa aking YouTube channel. Yan, sishare ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pang record sa desktop para ma-record yung screen niya. So, ang ginagamit ko po ay Camtasia. Ito po. Ito po yung pangalan niya. Ayan, Camtasia. So, pag-clinic natin to, lalabas tong ganitong icons. Ayan. Meron siyang stop, may play, saka may restart. So, habang nagsasalita ako, nakikita natin na napipick up niya yung aking boses. So, yan lang po. Tick Smith Camtasia yung kanyang pangalan. Ayan. So, ngayon naman, ang ibabahagi ko pang isa sa inyo ay kung paano natin paramihin yung ating watch hour sa ating YouTube channel. So, halimbawa, naka 1,000 subscribers na tayo at medyo mabagal yung pagpasok ng watch hour sa ating YouTube channel. So, ito yung tips na maibabahagi ko sa inyo at sana ay makatulong. Yan. Pwede rin po natin i-hide ito. I-hide ko na lang. Yan. Then, kailangan kapag ganito gagawin natin, hindi po mismo sa ating YouTube channel naka-sign up yung ating pang-watch sa ating mga videos. Yan. So, ito po, hindi po ito yung main account ko. So, account po ito ng aking anak. So, ito yung ginagamit ko para dumami yung aking watch hour. Kasi kapag yung mismong account natin ang gagamitin natin, hindi po siya nagka-count as watch hour doon sa ating YouTube channel. So, make sure na hindi po yung ating mismong main account ang gagamitin natin. Ayan. So, ngayon, nakikita natin na may mga pula dyan kasi natapos ng mag-play yung mga videos na to. Yung may mga pula na ganyan. So, ang gagawin lang natin ay i-reset natin itong mga ito. So, click lang natin itong history. Pagka-click natin ng history, pupunta tayo dito sa right side at mababasa natin na i-clear ang lahat ng history, or sa English cleared all history. So, yan. Napa-English tuloy. Click lang natin to. Ayan, so kapag nag-pop up na ito, i-click din natin itong clear history ng panood. Ayan, din mawawala yung mga nakikita natin dito na history ng ating mga napanood na. So, ang next na gagawin natin naman ngayon ay pupunta tayo doon sa YouTube channel natin or isa-search natin yung YouTube channel natin. Pwede dito natin siya i-search or pwede doon sa itaas. So, search natin. Ayan. Ang ating YouTube channel. So, pag nandito na tayo sa ating or sa YouTube channel natin, pag na-search na natin, click lang natin mismo itong picture. Then, kapag na-click na natin itong picture, yan, so nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, tandaan natin na hindi dapat yung YouTube channel natin ang naka-sign in. So, dapat kung mayroon tayong ibang account, yun ang sign in natin para yun ang gamitin natin sa panunood. So, ang next gagawin natin ay i-right click lang itong i-play lahat. Then, open in new tab. So, pag na-play na natin sa new tab, check natin. So, ito na yung video. Nag-play na siya. Para hindi maingay, silent na lang natin. At, huwag natin kalimutan iset sa 144p or pixel. Para hindi siya magastos sa data or sa internet. Para hindi bumagal yung ating connection. Ang next na gagawin natin ay uulitin lang natin yung ating ginawa kanina. So, set natin sa 144p.
Ayan, so nakaset na, automatic na yan. So, gawin natin yung 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, marunong na ako magbilang ng hanggang 10. So, check natin kung nakaset sa 144, okay? So, yun, kailangan natin na magpakita na nag-play siya para nag-play siya kasi pag di mo sinilip, naka-pause lang siya at di siya nag-play. Yan, nag-play na din. Okay na din. So, yan, nag-play na din. So, yan, nagpe-play na sila. So, 10 beses na nagpe-play sila. Halimbawa, pag natapos ng isang oras yung pag-play niya ng 10 video sa isang oras, so, ibig sabihin naka 10 hours ka. So, 10 watch hour. Yipe, sumasabay ka naman. So, yan, habang nagpe-play yung ating video, gusto kong i-shout out yung aking mga kapartner, mga lodis, si Carl Place, TM, Road to Forever Vlog, then Luz Sablan, shout out sa inyo, Pang Ayuda, shout out sa'yo, Tapping Channel, Kapalriola Channel, shout out, at kay Benji Imanil. Yan. So, shout out po sa inyo. Sa mga hindi ko nabanggit yung pangalan, next time na upload ko ng video ay sa shout out ko rin po kayo. Okay, so yan yung tips na maibabagi ko sa inyo. I hope na makatulong. So, nakatulong po sa akin na mapabilis yung watch hour niya. So, check natin yung aking YouTube channel. Nandito sa Mozilla. So, yung aking ginamit na pang watch ay dito sa Google Chrome. Then, nakasign in yung aking account dito sa Mozilla. So, pwede yon, hindi sila magkakonect. Kaya say, nagka-count pa rin yung aking panonood dun sa kabila. So, may isa pa. Halimbawa, gusto pa nating dagdagan, pwede natin gamitin tong incognito. Ayan. Search lang natin yung pangalan natin. Yan ba yung pangalan ko? So, ayan siya. Ganun din lang gagawin natin. Ilagay natin sa tab ng 10 times. Yan, 144 pixel din. O 144p ang ilalagay natin. Para hindi matakaw sa internet. So yun, apat na yung nagpi-play or lima na. So pwede pa natin dagdagan ng lima. Yan, so 10. So magte-10 times siya. So times 20 ang magiging watch hour mo pag nakalipas na isang oras ang panunood sa video mo. So, yan. Nasa incognito po ito. So, bali 95 lahat yung aking video. So, papasadahan niya lahat yan. So, okay na siya. Ngayon, babalikan natin yung aking YouTube channel at silipin natin kung ilan na yung aking watch hour. So, ganito naman silipin ko pa kung paano natin makikita yung watch hour natin. Click lang natin tong picture dito. Then, your channel, ubasan natin, then customize channel. So ito na, makikita natin dito sa left side yung monetization. Ito ang i-click natin.
Yeah, so makita natin dito na mayroon ng 3,394 watch hour yung aking YouTube channel. So last month po ay nasa 2,000 lang po ito, pero ngayon ay mayroon na siyang 3,394 na watch hour. So kailangan ko na lang ay 600 na watch hour. So mabilis lang po siya madagdagan pag ganun po yung ginawa natin. Yan, so ito yung main YouTube channel ko. So makikita nyo po na naka-subscribe o naka-sign in ako dito sa account ko. Yan, so doon naman sa Google Chrome ay iba yung naka-sign in. So hindi ko use, hindi ko siya main account. So ganito yung gagawin natin para mas bumilis yung pagdagdag ng ating watch hours sa ating YouTube channel. So yan guys, I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo. At kung sakaling natapos na yung video nyo, nag-play na lahat, ang gagawin natin ay i-reset lang natin ulit. So punta tayo dito sa history. So ang i-reset natin ay kung ano yung ginagamit natin na pang-watch ng YouTube video natin, mga videos natin. So halimbawa natapos na, click mo tong history. Katulad ng ginawa natin kanina, ayan, nakita natin dito na may history na siya. Then i-clear, then clear. So ganyan, mawawala na siya. At wala nang magpapakita dito na napanood mo na video kasi na-clear na siya. So magre-reset din yung watch niya. Kasi pag di mo na-reset to, hindi ika-count ni YouTube na napanood mo, or yung watch hour hindi ika-count ni YouTube kasi nasa record mo yung pinapanood mo na natapos mo. Okay, God bless. At sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so pakihit lang yung subscribe button and notification bell para sa mga tips na susunod na i-upload ko ay manonotify ka at pwede mo itong panoodin. Salamat, God bless, and that's all. Bye-bye.